ang isa sa pinakasumikat sa Star 66 ng Sampaguita Pictures, ay ang tandem sa pagitan nila Rosemary Sonora at Pepito Rodriguez. Sila ay isa sa naging dahilan upang makuha ng gusto ang puso ng mga movie fans na nagpasikat sa grupong kanilang kinabibilangan. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang naging buhay ni Pepito, at kung ano ang nangyari sa kanya matapos ang kanyang paghinto sa pag-aartista. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Jose Maria Morena Rodriguez, na mas kilala sa showbiz bilang si Pepito Rodriguez, ay ipinanganak noon 1944 sa Pampanga. Ang kanyang mga magulang ay sila Rene Hizon Rodriguez, at si Maria Rosa Morena. Si Pepito ay may limang mga kapatid na sila Ramil Rodriguez na isa rin aktor, at sila Maria Melinda, Oscar, Selena, at Antonio. Ang kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng malaking negosyong pang-agrikultura sa Pampanga, at masasabing siya ay nanggaling sa mayamang angkan. Si Ramil ay nagtapos ng kanyang kolehiyo sa Ateneo, at pinangarap na magkaroon ng sariling negosyo para sa hinaharap. Subalit hindi ito ang landas na tinahak sa kanyang kabataan, at siya ay napunta sa mundo ng entertainment. Ang pamilya Rodriguez ay kaibigan ng pamilya Vera Perez na nagmamay-ari ng film studio na Sampaguita Pictures. Ito ang naging dahilan upang makapasok sa pag-aartista sila Ramil at Pepito, nalihis sa kinagisnan nilang pagnenegosyo sa pamilya. Naging kaibigan ng magkapatid ang anak ni Dr. Jose Perez, at ang aktor na si Luis Gonzalez na nag-expose sa dalawa sa mundo ng pelikula. Si Pepito ay nagsimulang gumanap ng mga boy next door roles noon 1963, kung saan siya ay naunang napansin sa kanyang talento sa mga pelikulang Haliging Bato, at Dance-O-Rama, nang nasabi rin taon. Ang kanyang pagganap ay nasundan ng maraming mga projects tulad ng Jukebox Jamboree, Mga Kanyon sa Koridor, Sa Bilis Walang Kaparis, at Dolly Sisters noon 1964. Hinday Palalayasin Kita, Alaala ng Lumipas, Rosalie, at Babaeng Hudas noon 1965. Maraming Kulay ang Pag-ibig, Maghapong Walang Araw, at Sa Bawat Lansangan noon 1966. Sino ang Dapat Sisihin, at Hinango Kita sa Lusak noon 1967. Juanita Banana, Bahay Kubo Kahit Munti, at Ikaw Ay Akin, Ako Ay Iyo noon 1968. Stop Look and Listen, at Baluga noon 1969, at marami pang iba. Nakasama rin si Pepito sa mga batang series na kinabibilangan ng mga batang squatter, mga batang bakasyonista, mga batang milyonaryo, mga batang artista, at mga bata ng lagim. Nang panahong ito ay madalas niyang nakatambal sa mga pelikula ang aktres na si Rosemary Sonora, hanggang sila ay makilala bilang magka-love team sa industriya. Nang ang dalawa ay makasama sa grupong nilaunch ng Sampaguita Pictures na tinawag na Star 66, ang love team ay nagpatuloy sa mga pelikula, at inakala ng marami na ito ay mauuwi sa tunay na pag-iibigan sa labas ng showbiz. Subalit kalaunan ay nagkaroon ng love triangle sa pagitan ni Pepito, Rosemary at Ricky Belmonte, nang magsimulang makasama sa kanilang mga pelikula si Ricky. Nagkaroon ng iba't ibang isyo ng panahong iyon, at na-chismis na may alitan sa pagitan ni Pepito at Ricky, sa pagkuha ng atensyon ng dalagang si Rosemary. Ang isyong ito ay pinabulaanan ng binata, at sinabing walang alitang namamagitan sa kanila ni Ricky, sapagkat ang kanilang ginagawa ay trabaho lamang, at sila ay parehong busy sa kani-kanilang mga pagganap sa pelikula. May pagkakataon din na inamin ni Pepito, na naging malapit ng husto sa kanyang puso si Rosemary, nang sila ay nagkakasama pa sa mga pelikula, subalit ito ay dahil sa pagiging mabait at mabuting kaibigan ng dalaga sa kanya. Kalaunan ay naging asawa ni Rosemary ang aktor na si Ricky Belmonte, at ang isyo sa tatlong artista ay nawala na. Nagpatuloy ang buhay sa showbiz para kay Pepito, kung saan siya ay nakagawa pa ng maraming mga pelikula, hanggang dekada 70.
Ilan dito ay ang Gintong Alaala, For You Mama, at Santa Teresa de Avila noon 1970. Life Everlasting, At the Top, at Twinkle Twinkle Little Stars noon 1971. Kay Lupit Mo Pag-ibig, at Darna and the Giants noon 1973. Ang Bituin at Araw, Ako'y Lupa, at The Devil's Daughter noon 1974. Huwag Mo Akong Salingin noon 1977. At marami pang iba. Bago matapos ang dekada 70, si Pepito ay nagdesisyon huminto sa pag-aartista, at ipagpatuloy ang naudlot na pangarap noon na makapagpatayo ng sariling negosyo. Siya ay nagsimulang mamuhay ng malayo sa intriga ng showbiz, at malayo sa limelight ng pelikula sa Estados Unidos. Paminsan-minsan ay tumatanggap ang aktor ng ilan mga projects sa showbiz, pag siya ay umuuwi ng Pilipinas, kahit ito pa ay bihira. Siya ay huling nakita sa pelikulang Mga Batang Lansangan Ngayon, noon 2002. Sa kasalukuyan ay posibleng 76 o 77 taon gulang na ang dating aktor, at kasalukuyang naninirahan muli sa ating bansa. Siya ay may bahay sa isang subdivision na malapit sa SM Masinag sa Antipolo City, at naninirahan kasama ang isang driver at ilang katulong sa bahay. Sinasabing si Pepito ay hindi nakapag-asawa, ayon sa article na lumabas tungkol sa kanya noon 2019. Siya ay namamahala ng kanyang negosyong nagbebenta ng mga malalaking equipment sa mga opisina at ospital na dumadaan sa mga bidding. Ayon sa dating aktor, ay nakakatanggap pa siya ng paminsan-minsan alok upang lumabas sa telebisyon, subalit ito ay kanyang tinatanggihan, sapagkat para sa kanya ay tapos na ang kabanata ng kanyang buhay sa pag-arte. Subalit ayon din sa kanya, ay patuloy siyang updated at may contact sa dating mga nakasama at naging kaibigan sa showbiz, at siya ay kasama sa grupo ng mga dating artista. Sila ay paminsan-minsan nagkakaroon ng get-together, kasama ang ilan mga Sampaguita stars noon, tulad nila Susan Roses, Gloria Romero, Robert at Barbara Arevalo, Pempo Rodrigo, at iba pa. Ang grupo ay gumagawa ng mga proyektong nakakatulong sa mga nangangailangan, sa abot ng kanilang makakaya. Kinuwento din ng dating aktor na siya ay may contact pa sa dating ka-love team na si Rosemary, at paminsan-minsan nagkakausap sa pamamagitan ng social media. Nagpayo rin si Pepito sa henerasyon ng mga artista ngayon, na sana ang mga ito ay matutong pahalagahan ang kanilang tagumpay, at pag-ingatan ang kanilang mga kinikita. Sapagkat ayon sa kanya, ay nalulungkot siya pag may nababalita ang mga artistang naghirap dahil sa maling paghawak ng pera. Idinagdag din ni Pepito na bilang artista, ang mga ito ay dapat maging profesional, at huwag magbigay ng problema sa mga producers na nagbibigay ng trabaho sa kanila. Si Pepito ay isang magandang halimbawa ng artistang nagkaroon ng tagumpay sa loob at labas ng showbiz. Siya ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tagahanga noon, at nirespeto ng kanyang mga kapwa-artista. Ang kanyang naging mga pagganap ay nag-iwan ng tatak sa mga movie fans, na habang buhay na magiging bahagi ng kasaysayan ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Pepito Rodriguez, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.